Carbon Capitals of the Philippines, kung ito ring ang bayan ng Paete sa Laguna. Pero hindi lamang likas na malikhain ang mga taga-Paete, kundi malalim din ang kanilang pananampalataya. Sa paanan ng bulubundukin ng Sierra Madre, matatagpuan ang bayan ng Paete. Maliit man, di naman masusukat ang yaman at kasaysayan at kultura ng lugar. Sa kalidad ng mga ukit, di maikakilang nasa Carbon Capital of the Philippines ka nga. Ito kaya naging Paete ito. Meron daw inutusan yung mga fraile, mga kababatang fraile na pumunta ka sa isang bar, tanong mo kung anong pangalan ng bayan mo. Eh, dahil sa hindi sila, dumating sila yung dalawang fraile, dumating sila doon sa isang taga-Paete na nag-upit. Dahil sa ang salita ng mga fraile, Espanyol, hindi naman alam nagbukit. Eh, kala ay tinatanong ay yung ginagawa niya, yung binatanong niya sa pag-upit. Yung tanong pa naman, Friday, kung saan. Kaya ang sagot mo, nagbukit, pahit. Ang mga Paeteños ay likas talaga ang mga malikhain at namanay nila ito sa kanilang mga ninuno. Mas nakilala ang bayan ng Paete sa pag-uukit dahil kay Mariano Madriñan. Nagwagi ang kanyang obrang Madre de la Rosa sa ibang bansa noong 1883. Artistic ang mga tao rito. Hindi naman na kailangan turuan. Magalit sa pagdating sa paglilo. Okay. Ano, yung Carbon Capital, generalize yun eh. Kung sinabing wood carving capital, iba yun. Pero yung carving capital, all about carving work. Whether it is, ano, marbles or ice or wood, pasok ay doon sa kategory niyo. Di maikakailang malalim ang pananampalataya ng mga taga-Paete. Kita ito sa mga gawang sining, maging sa tradisyon ng bayan. At hindi nga lang sa mga kahoy na kaukit ito, kundi maging sa kanilang puso't kaluluwa.